Ayan guys, hello, hello sa inyo at magandang magandang araw sa inyo lahat. Ayan, so guys, kamusta na po tayo, no? Sana ay nasa mga mabuti ho tayo, mga kalagayan. Ayan. So guys, this is Laking Dabaw once again. And everyone, welcome back to my channel, guys. Ayan, hello guys, no? So magandang magandang araw. Ayan, at nandito ulit tayo sa along this CP Garcia Highway, no? Andito tayo mismo sa may crossing nitong Maa Magtuod, no? At binalikan natin itong ginagawang Maa Magtuod flyover, guys, no? Ayan. So mag-a-update tayo ulit sa itong proyekto nito at saka yung currently na latest progress nito. No, as we can see it here, guys. So nandito tayo mismo sa pinakakanto nitong Maa. Ito yung Maa, no, or the Don Julian Rodriguez Avenue. Itong pakaliwa dito, no. So ito yung currently ngayon, no. So yung dito pala sa northeast side section nitong flyover or yung going to the northern part of the city or yung doon papuntang Buhangin at Panakan ay kumpleto na po, no, at nalagyan na po na lahat po ng itong girders, guys, no. Ayan, ito na siya. So yung sa kabilang side na lang ang antayin natin, ang actually they are preparing to install also, no. Ayan yung papuntang southwest direction naman or sa southwest west na ano na portion nitong flyover. Ayan, or yung going to the southern part of the city naman, no, yung papuntang Ulas, Turil, Bangkal, no. Ayan, so ito yung currently, guys, ah, na nangyayari dito. Ito yung latest, no. So nandito sila mismo sa pinaka yung dating pinaka crossing, guys, no. Ayan. So, ayun. So ito, guys, ha. This will be a really quick update. Pinasyalan lang kasi din natin ito. Titignan natin. Ayun, no. May unti-unti na sila din ano, no, na may nilalagay na silang yung parang yung hindi ko talaga alam, ba paki-comment nga, no, kung ano yung tawag diyan, yung parang sa mga parang hindi naman plain sheet ba 'yan or what, no? Yung parang para pag preparation niya sa pagbuhos diyan, guys, eh, no, bago sila maglalagay ng mga pang something ng mga rebar diyan, yung mga bakal-bakal, no, tapos tsaka bubuhusan, no. Ayan, so nandiyan na sila, may meron ng mga ongoing diyan sa ibabaw mismo ng flyover. Ayan, so buti naman at nagtuloy-tuloy lang din itong proyekto na ito. Ayan, guys, ha? So maglalakad tayo, titingnan natin hanggang doon sa may kanya embankment. Tawid tayo, dito tayo mismo sa ilalim ng flyover kukuha ng video. Eto, ayan, guys, oh. Ayan yung sinasabi ko, guys, no, kung ano yung ano, yung parang something may nilalagay silang metal sheet sa ibabaw, no. Ayan, alam ko yan, eh, parang ang nilalagay niya, and then
maglalagay sila ng mga bakal-bakal dyan sa ibabaw tsaka bubuhusan, no? Parang ganun ang gagawin dyan. Ito yung mga bakal na ano, naka-prepare. Naka-prepare na. Ito. So, maglalakad tayo hanggang doon. So, alam nyo guys, no, merong ni-release dito ang DPWH-11 at meron silang sinabi, si Dean Ortiz, that this project daw, no, pero I really doubt, no, about that, yung kanyang sinabi sa parang ni-release nilang statement, no, na that this flyover is expected to be completed by this year in November daw. Parang I don't know, no, baka nagkamali lang, no, baka hindi this year, or baka ang ibig sabihin nung nating mabutihing spokesperson ng DPWH-11 is maybe by next year 2025, kasi kung 2024 ang ngayong taon na ito, November to, ngayon ay August na, at ganito pa lang ang nagawa. Parang alanganin, no, parang hindi ka paniwala yung sinabi ng DPWH-11. But I think, no, medyo may lumabas yun sa post one time, no. I don't know if it is from Sunstar Davao or what, no. Yun yata yung nilabas na statement. Ang daming mga negative comments na manutuloy, no. Parang nabatikos yung ano na yun, yung post na yun, dahil napaka-imposible nga naman, no. Eh, ito pa lang yung nagagawa. Wala pa nga yung mga, yung ramp on and ramp off doon sa ginagawa on both side, no. Wala pang tambak, no. So medyo maano nga eh, ako nga, kahit ako tinitignan ko, mukhang alanganin. Eh kung medyo magdo-double time sila dito sa trabaho dito, posible pa next year, no. Pero yung sa, kung sa nakikita natin dito na medyo, alam nyo, parang limited yung tao or yung mga nagtatrabaho, mukhang alanganin para next year, no? I don't know, or if it is just a propaganda or what or something. Alam naman natin na malapit na yung eleksyon, kaya siguro nailabas yung klaseng ganong statement, no? Ayan. But anyways, basta ang importante dito guys, nakikita natin na tuloy-tuloy yung trabaho, although it's kinda slow na, mahina, at alam naman natin kung ano ang nangyayari, no, dito sa Davao City on the past months, no. Ayan. So ito na tayo. Mukhang yung ano nga din dito, no, yung widening, medyo wala tayo masyadong nakikita yung about sa widening na ano, no. Medyo parang tumigil, no. Ayan, dito na, mukhang dito na naman sila nag-concentrate ulit sa mismong flyover. Ayan. Ayan. So dito, no, malapit na tayo dito sa may embankment mismo. No, this is the first pier coming from the northern side, no. Ayan. Ito. So second pier, third pier, fourth pier and fifth, no. Ayan, kompleto na sila ng itong kinabitan nitong girders na ito, guys. Ayan. So ito, ayan, nakita natin yung bagong poste na naitayo, no, meron na ring wire. So I think itong luma, meron pa rin naman siyang mga wire papailan-ilan. Maybe soon, no, ililipat din yan para matanggal yan. Kasi alam ko abot dyan yung widening, guys, eh. Especially here, malapit na to kasi sa yung ano, no, yung dito sa may embankment. So dito kailangan na at least 2 to 3 lanes na to, no. Ayan. So
So yung The Shops, no? So nandito na tayo sa may harap ng The Shops mismo. Ayan. So yun, no, titignan natin tong sa may embankment mismo. So ito yung pinaka-embankment niya, guys, no? Dito siya mismo sa harap mismo nitong Monteritz, no, estates. Mukhang mahaba-haba itong gagawin nilang ramp on and ramp off, guys, no? Kasi napaka-taas na niya dito. So malamang aabot yan hanggang doon, no? So around mga... around 200 meters siguro yung magiging haba nung ano nito, yung ramp on and ramp off, no? Ayan. Ayan, guys, no? So mahaba-haba, ayan. Tsaka ang taas niya, no? Ayan. Remember, once this flyover is completed, this will be the second longest flyover here in Mindanao, guys, no? Ayan. So, with the length of 800 plus something meters, no? Kasi yung sa Tagum City flyover, guys, is 1.6 kilometer yun, no? So, halos kalahati nung flyover na yun ay ito, no? Ayan. Susunod yung nasa... yung ginagawa din doon sa may Santa Ana, no, yung parte ng Coastal Road, Davao City Coastal Road. Ayan, guys, no? So mukhang 'di ba? So nakikita ninyo, mukhang imposible talaga yung na-release na statement by November 2024 or this year that this project is already completed. Parang mukhang nagkamali yata, no? Nagkaroon lang ng kalituhan doon. Maybe hindi ngayong taon na ito ang minimin niya, or I think it's maybe next year, no? Mukhang may chance pa to next year matapos by November kung medyo magdo-double time sila dito at makikita nating tuloy-tuloy na yung trabaho dito, guys, no? Ayan. So kasi napaka-imposible talaga ngayong taon, guys, no? August na, September, October, November. Halos 2 to 3 months na lang, no? Papasok na ang November. Ayan. No? So ito. Tapos may gagawin pa dito yung road widening, no? Ayan. Yung paglilipat nitong mga ibang poste. So ang dami pang gagawin dito, guys, no? Wait lang. Ayan. So kinat ko lang saglit, guys, ha, kasi napakalakas ng music doon banda na ano. Ayan. So ito, nandito tayo ulit sa pinakailalim, no? Ayan. Pero ang lapad niya talaga, guys, no? Ayan. Kasi yung dito sa kabilang side, ito yung itong kabilang access road, guys, dito sa kabila, ito yung going to the south, no, portion, no? Ayan. So yung dito, ayan, may nakikita tayo mga ilang poste na naka-prepare sa pag-transfer, no? Pero yung the other, wala pa, no? So medyo wala pa masyadong movement about patungkol sa road widening na mangyayari dito. So, yun. So, I guess dito muna yung concentration nila about the flyover. Alam ko kasi dito, guys, yung may mga paiba-iba dito. Ayan, oh, patulad. Ayan. So, hindi ko talaga ano-ano ang tawag dyan, kung may nakakaalam sa inyo, guys, ha, yung something metal sheet na nilalagay dyan sa ibabaw. Kung ano tawag, tama ba ako, metal sheet ba, ano ba yan, no? Kung ano ang tamang term na tawag dyan, no? Ayan. Alam ko ito yan, no? Ito yung nilalagay yata dyan, guys, so ito. Ayan.
Then lalagyan niya ng parang mga bakal-bakal para preparation sa pagbuhos ng semento. Ayan, no? Okay. Meron tayo nakikita mga iba-ibang mga bakal dito at tubo, no? Hindi pa naman siguro ito yung tubo sa mga para sa mga street lamps, no? Mukhang hindi pa, malabo pa. I don't know para saan tong tubo. I think that is a preparation to para sa ano. Ah, okay. Parang alam ko to, para sa mga water catchment to, no? Ayan, maglalagay kasi yan sila ng ano dyan, guys, eh. Na mga yung water catchment diyan sa ibabaw, no, para may daanan yung tubig ulan, no. Ayan. Ayan, siguro yan, magdadahan-dahan na rin sila magi-install niyan. Ayan, no. Ayan. So, yun. Yun yung currently na pangyayari dito, no. So, dito lang tayo na side banda na medyo nasilip naman natin yung doon sa may going to the southwest direction or a portion ng flyover at wala pang mga girders nga, no. So I think medyo yun kasi din yung mga lately, no, na ginawa ng mga pier capping, no, yung mga katulad ng ito, itong horizontal pier capping. So I think mukhang nasa parang okay na din yan, no, yung kung inaano nila yung sa treatment stage, no. I think although may nakikita na rin tayo ng mga heavy equipments preparing for the installation of these girders already also, no. So yun, no. So okay, that's it, guys, ha. That's our latest update about this Maamag 2-0 flyover. So please like and share this video, guys. And sa lahat pa ng hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel dyan, please do so. Subscribe na po kayo. Hit that notification bell para ma-notify naman kayo every time I will upload a video patungkol sa mga development na ongoing dito sa Metro Davao, no? Katulad ng mga ganitong klase development. Okay, guys? So sa aking paalala sa inyo na mag-iingat tayo lagi sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa, dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aantayan hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay, guys. Okay? So guys, this is Laking Dabao once again. And everyone, ingat po, no? Ayan, see you on my next vlog. Thank you so much. God bless us all. Adios.